kanina, meron akong epikong babasahin sa inyo. Ito ay pinamagatang, minsan nagalit ng ilog, kaya matinig kayong mabuti. Tuwang-tuwa ang buong bayo. Nalalapit na naman ang pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Tulad ng dati, tatlong araw na namin pinagdiriwang ang karawan ng kanyang sasagayan na inaasahan, walang tigil na pagsasaya ang magaganap sa buong bayo sa tatlong araw ng pagdiriwang. Walang tigil ang handaan para sa lahat. Bawat tahanan, mayaman o dukha, ay tiyak na may handa. Walang saysay ang tatlong araw na pagdiriwang kung walang pagodang igagaya. Ang sabi ng kapitan ng barangay. Naging tradisyon na sa ating baryo na ilibot ang patron. Sakay ng bangkang mapapalabutian ang iba't ibang kulay ng mga ilaw at salisahing dekorasyon tulad ng mga prutas at kulay na inaanin taon-taon dagdag pa ng kapitan. Ang ibig ninyong sabihin, kapitan, muling magkaroon ng korusyon sa nilog? Ang tanong ng isang lalaki may mabuti ng buho. Talaga naman iyan ang ginagawa natin taon-taon, di ba? Ang balik ng taon ng kapitan. Napakaraming biyaya ang ipinagbakaloob sa atin ng ating patron sa taong ito. Higit sa tatlong doble ang hinahanin natin palay o ihahambing sa mga nakaraang taon. At higit na maraming isda tayong nahuli sa taong ito. Napakaabo ng dagat, kaya ibig kong maging higit na maganda. Masaya at makulay ang pakistahan natin sa taong ito. Paliwanag pa nito. Ngunit, kapitan, napakarumi ng ilog. Kailangan malinis muna natin ito. Tamakan mga basura ang ilog natin. Ang malungkot na sabi ng isang dalaga. Hayaan mo bukas na bukas. Alin ay ipalinis ko ang ilog? May tatlong araw pa bago dumating ang masayang araw ng ating pinakihihintay. Ang ilog na lang ang problema. Makalawa ang sabi ng kapitan. Lumipas ang isa, dalawa at tatlong araw, hindi na ipalinis ni kapitan ang ilog. Hindi ko na ipalinis ang ilog dahil labada tayong lahat sa prosesyong ganapin. Umpisang paliwanag ni kapitan. Hindi bale, pagdaraan ng bangka, tiyak na nahawi ang maduni at sukal na nakabalang sa ilog. Araw ng pistang bayo. Handang-handa na ang lahat sa prosesyong magaganap. Naroon lang sa bangka ang patron, kaganda ng bangka, aliwanag nito at napakaraming dekorasyon, may iba't ibang kulay, higit at sugat. Kailangang tao, ibig sumakay sa bangka. Nangatakot ang mga ululan ng bangka, ibig nilang makaalis, ibig nilang tumalon, ibig nilang pumunta sa ilog. Nagkagulo ang mga tao sa lahat, ay nangatakot, nangangasigaw, may mga nagdadarasal. Marami umiyak at nananapoy. At unti-unti lumulubog ang bangka, kasama ang imabilang ng mga sakay nito. Kinabukasan, laman ng pag-umatong pahayagan ang balitang ngayon, 25 sakay ng bangka ang namatay sa aksidente iyon. Mahigit pa rin 100 tao ang mawawala. Saka, naisip ni kapitan ng ilog ang maruming ilog na pinarumi. Okay, class, dahil tapos na ang epikong aking binasa, meron ako itong inihanda na sana ay inyong makaunuran. So, pag-aralan natin ang diagram ng ugnayan ng sanhi at bunga sa kwentong ating binasa. Ano nga ba ang sanhi, ano nga ba ang bunga sa kwentong ating binasa kung kayo ay nakikinig? Nakikinig ba kayo lahat? At dahil nakinig kayo sa kwentong ating binasa, ano nga ba ang sanhi sa kwento na binasa ko? Tama! Ang sanhi ay nilambangan ng basura ang mahitong ang ilog, kaya ang bunga naging marumi ang ilog. Pangalawang sanhi, class, hindi nakinig ang mga tao at sila ay sumakay sa paguda kahit punong-puno na ito, kaya ang bunga bumubog ang paguda. Kaya, class, lagi niyong tatandaan na ang sanhi ay ang dahilan ng pangyayari habang ang bunga naman ay ang epekto ng pangyayari. Nakinig ba ang lahat? Okay, class. Nakuha ang ibang binasa natin ang kwento? Okay, kung naiintindihan ninyo, meron ako matutuhan dito na kailangan nyo sagutin. Unang tanong, ano ang taksa ng kwentong binasa natin? Sige nga, anak. Okay, ang kwentong binasa natin ay tungkol
naman kayo ng kalahat ng papel at sagutan. Okay, so sa likod, narinig ba ninyo? Okay, magaling. Kung gayon, kumuha na kayo ng inyong papel. Okay, class, may mga papel na ba kayo? Okay, kung gayon, para naman sa una natin gawa, kailangan ninyong ibigay ang mga sanglit o mga susunod na nakalasan. Okay, naunawaan ba ninyo? Okay, kung gayon, para naman sa pangalawa natin gawa, kailangan naman ninyong ibigay ang mga maaaring bunga ng mga nalalahat o sanglit na kaisipan. Okay, class, pinitihan ninyo? Okay, John, naiintindihan mo ba ang ating gawain? Okay, kung ganyan. Kung ganyan, magsimula na kayo at bibigyan ko kayo lamang ng 5 minuto para sagutan nyo. Okay, class, naunawaan nyo ba ang pinag-aralan natin ngayong araw? Kung sa gayon, mayroon akong itatanong sa inyo na kailangan mong sagutan. Handa na bang lahat? Okay. Ang unang patanungan ay, ano ang pinagkaiba ng sanglit at bunga? Yes, Jonna? Okay, ang pinagkaiba ng sanglit at bunga, kasi kailangan nyo palaging tandaan na ang sanglit ay siyang kanilan at ang bunga ay naging epekto nito o resulta. Naintindihan nyo ba? Okay, patungo na tayo sa pangalawang tanong. Paano mo masasabi na isang pangyayari ay may sanglit at bunga? Sige nga, Trixie. Okay, tama. Dapat class, tandaan nyo parati na ang masasabi natin na isang pangyayari ay may sanglit at bunga kapag ang pangyayari ay may kahilanan o ang naging epekto o resulta nito. Tutungo naman tayo sa pangatlong tanong. Handa na ba kayo? Okay. Bakit kailangan natin alamin ang magiging resulta ng isang bagay bago natin ito gawin? Sige na. Jessa? Okay. Kailangan natin alamin ang isang bagay bago natin ito gawin upang maiwasan natin ang negatibong mangyayari sa atin. Naunawaan nyo ba? Okay. Salamat sa inyong lahat. Para naman sa huling natin pagsusulit, mayroon na po susunod na gawain sa Google Classroom. Check ninyo lamang doon at kailangan ninyo sagutin hanggang bukas lamang. Okay, class, naiintindihan din ninyo? Okay, kung ganun. Lahat na sa inyo, nakapasok na sa ating Google Classroom? Okay. Ngayon naman, may mga katanungan na ba kayo sa ating pinag-aralan ngayon hapon? Okay, kung ganon. Okay, class, kung wala na kayong patanungan sa pinag-aralan natin ngayong araw, meron akong ibibigay sa inyo na takdang aralin. Babasahin ko lamang sa inyo ang panito. Bumuo ng 5 pangungusap sa pamamagitan ng pag-upit ng mga larawan sa magasin, dyaryo, at iba pa. Kailangan na ang pangungusap na bubuin ay may sanglit at bunga. At idikit ko ito ang larawan sa bond paper at sulat ang buong pag-usap. Naunawaan ba, class? Okay, kung sa gayon, yan lamang ngayong araw. Maraming salamat sa pag